Welcome to an exclusive interview with Mayette De La Rosa Fine Jewelry. Established in 2006 by Mayumi and Richard De La Rosa, this esteemed jewelry business began with humble pawn shops in Las Piñas City. From Mayumi's beginnings as a sales lady in her brother's jewelry store in Manila, she was inspired to open her own store to support her family and offer affordable, high-quality jewelry with exceptional service. Join us as we delve into the journey and success of Mayette De La Rosa Fine Jewelry. I'm Mayette De La Rosa, owner ng Mayette De La Rosa Fine Jewelry. Isang simpleng ano lang ako tao na may simpleng pangarap. Yun for 10 years, siyempre, okay naman yung trabaho ko. Sales lady, tapos naging manager. And then, medyo masinop kasi ako eh. Medyo masinop talaga. So, lahat ng kinikita ko for 10 years, yung sa span ng pagtatrabaho ko doon sa isang jewelry store, inipon ka talaga. Eh, kailangan ko talagang gawin kasi meron na kasi ako mga anak. And kailangan nating mangarap ng mataas. Hanggang makaipon kami ng certain amount na para makasimula ng isang maliit na Mayette De La Rosa Fine Jewelry. Sa akin siya ipinangalan kasi kung ano yung hinahanap doon natin ipangalan, ang mga tao kasi talaga mapagtiwala. Pag nakuha mo na yung tiwala nila, hindi ka na mahihirapang mag-market. So hindi talaga kami nahirapan. So umpisa, may kliyente na talaga. And then, yung iba ginaguide ko rin kasi yung mga customer ko namimili yan sa akin eh para itinda rin. So ginaguide ko talaga sila. Mayette De La Rosa Fine Jewelry quickly became a leader in the industry. Known for its commitment to customer satisfaction, professionalism, and employee welfare. Their first branch on Recto Avenue in Santa Cruz, Manila, offered a wide range of jewelry, including custom-made pieces. Their mission is clear: to provide world-class jewelry design and services using the latest technology, raising the bar for customer experience. Yung mga products na meron ang Mayette De La Rosa, actually halos lahat. Meron din tayong mga pagawaan na alahas. Pwede nating i-repair ang mga nasira at pwede rin nating bilhin ang mga luma. Kahit tayo'y minimum lang, gusto talaga nila, may alahas sila. And then, kalidad ng alahas, importante sa kanila. So, pag sinabi mo yung kalidad ng alahas, papasok doon yung investment eh. So, doon tayo umiikot. And, kailangan ko rin ipasok dyan talaga yung Mayette way, customer service. Mabait ako magbenta nung kapanahunan na talaga nagsisimula ako. Even now naman, ang jewelry kasi is pera. So, ipapaliwanag mo talaga sa kanila na ito yung alahas, mura yan, pero quality yan, and investment yan. Darating ang araw, hindi na ganyan ang value niyan. So dun lang, yun lang lagi kong inuulit sa mga kliyente. Recognized as the best jewelry store in Manila in the latest awards, Mayette De La Rosa Fine Jewelry invites you to explore their exquisite collection. From stunning diamonds to timeless rings, necklaces, earrings, and bracelets. Yung gusto kong maalala na yung Mayette is jewelry and investment, kalidad ng mga alahas. And aside from that, yung customer service, hindi ko pinagdadamot. Kung anong meron yung Mayette, ibinibigay ko yan. Nagpa-franchise na kami. Baka gusto nyo ako yung Mayette. So kung nagtuturo ako dati ng libre, okay lang naman. So mag-franchise na kayo. Yan ang una kong ano sa inyo. Meron na kaming ino-offer ng mga franchise. And also meron kaming Mayette Basic. Yung Mayette Basic is jewelry and coffee shop. So soon, nag-o-open na rin kami yan. Ginagawa na. And also, yung aming mga branches, meron tayo sa mga Robinson's Mall. So,
Meron tayo sa Antipolo, Magnolia, Imus, Dasma, Las Piñas, Tulipa, Los Baños, and San Pedro. So kung ayaw nyong pumunta sa aming mga branches, so punta kayo sa aming digital store, yung aming, meron kaming website, Facebook namin, Instagram, TikTok account, Shopee, meron din kami. Elegance has a new name with Maya De La Rosa Fine Jewelry.